Samantala, kahit kasalukuyang nasa Saudi Arabia para sa kanyang trabaho, hindi rin maiwasan ni Ibrahim, isang half Pinoy at half Palestinian, ang mag-alala sa kalagayan ng kanyang amang Palestino at mga half siblings na naroon din sa Gaza ngayon. Sa isang vlog, ibinahagi niya ang pangangamusta sa ama. Hindi kami alam kung sinong next mamatay dito kasi market anytime dahil yung street, yung building na eskwelahan, na hospital, lahat na yung road dito, wala na talagang chance mag-survive. Walang internet, tutul-tutul yung signal ng mobile phone, wala nang market, wala nang bibilahan. We are under stranded dito sa Gaza. Naranasan rin daw ni Ibrahim ang mamuhay noon sa Gaza, kaya naiintindihan niya na mas mahirap ngayon ang kalagayan ng ama at mga kapatid. Imagine mo, nasa loob kami ng bahay, gagapang kami, papuntang CR, van, papuntang kusina, kasi hindi ka pwedeng tumayo dahil sa bintana, minsan may ligaw na bala, basta-basta pumapasok. Lockdown nangyayari din po noon, kailangan namin magtabi ng pagkain, mag-ipon. So mahirap po talaga ang sitwasyon, namumuhay ka na, nasanay na, nasa loob na ng war zone talaga. Kung noon pa sila naiipit, mas lalo na ngayon sa nangyayari. 15 taon na niyang hindi nakikita ang ama. Mula Pilipinas, bumalik raw ang kanyang ama sa Gaza noong 2006, pero dahil sa gera, hindi na natuloy sa Gaza sila Ibrahim. Ang kanyang ama, naipit na rin doon. Panawagan niya sa mga otoridad. Sana po silipin yung mga kababayan natin doon na mas nangangailangan. Kung maitulungan lang nila yung tatay ko din bilang isang doktor na mailabas nila sa Gaza kasama yung mga kapatid ko doon. Masakit din yung parang farewell na last will na yatang message niya sa akin. Di natin alam kung mabubuhay pa sila. Bilang Muslim, may faith kami sa Diyos. Malakas ang pananampalataya namin na alam namin hindi kami pababayaan ng Diyos. Bakit nga ba may gulo sa pagitan ng Israel at Palestine? From the very beginning of the creation of the State of Israel in 1948, alam natin na ang mga Arabs as well as the Palestinian people did not accept this creation of Israel. In the 1967 war between the Arabs and the Israeli government, it resulted to the loss of territories doon sa Palestinian and resulted to the occupation and annexation of these territories.